Hi, welcome again to my YouTube channel. Okay, ngayon po, pag-uusapan naman natin ngayon is about the 5 types of virtual private server. Okay, so there are 5 types. Actually, ito lang po yung itatakal na topic. Sa ginagawa kong video po ngayon is more on, kung ano lang po ito siya, insights, more on about, yung kung ano po, mga kakaunti lang na more on virtual private server. So ngayon po, there are 5 types of VPS. Actually, marami to sila. So, 5 lang po yung napili ko. First is the cloud VPS, or cloud virtual private server. And second is the cloud server. Third is the managed VPS. Fourth is the self-managed VPS. And then fifth is the unmanaged VPS. So, ngayon, tatalakayin lang po natin. Okay? First is, ano po ba yung virtual private server? A private server or a virtual private server is a virtual machine sold as a service by the internet hosting services. So kung pamilyar po kayo doon sa yung example sa mga internet services, yung mga company na mga big companies, they have their own virtual private server na nagkukuha talaga ng kanilang mga data. Alam mo naman yan sa sitwasyon ngayon, so you need an internet. You need the tinatawag natin paperless na. So, kasi more on paper na siya, more on paper or hard o yung mga papel. Minsan kasi dyan, nawawala yung pinta. So, yung piniprinting o minsan nawawala o nasusunog. In the, kwan po naman, in the internet world, wide, dito, ginawa tong sistema na to para lahat maging automation. So, they are discussing about to automate. So, dali lang. So, yung papel na yon, example, they're a backup. Okay? Kaya kailangan natin ng private ng mga server na doon ay ma-i-store yung lahat ng data. I-scan mo lang yung mga documents, send the email, save in the server. Then, once na maglo-locate sa mga data, doon na talaga madaling makita. Search mo kasi ganito, or name, or what the files. Madali lang po siyang hanapin. Okay? So, hindi naman ibig sabihin lahat na important files, lahat na hindi ka na magpapapil. Actually, you need the papers. Actually, kasi yung papers din is a evidence of the originality. Pwede mo naman siya i-keep in the warehouse or the luggage, the logbook. Okay? So, let's proceed. So, unahin po natin yung cloud VPS. Ano po yung cloud VPS? Sa cloud VPS, ito po yung bago ngayon is more on to utilize a network of virtual private server and potentially unlimited virtual machines and benefit from the use of multiple servers and increase the power of your server. Okay, halos ang gumagamit po nito ngayon is also si almost mga big companies o yung advanced na po. Okay, and then this is the cloud VPS or cloud VPS. So, sa cloud VPS, ang napakaganda dito, there are high availability, and then there's a dedicated IP, at meron din siyang snapshot, and top time network, and resource monitoring. Sa snapshot po, pagka yun, kung you have an experience naman po sa servering o pag-configure ng server, yung snapshot po is ito yung tinatawag na lahat na matkuhan ngayon is back, parang binabackup, sinasnapshot, so yung sinisave. As on my understanding, dedicated IP naman, okay, sa dedicated IP address, you have your own IP. So, once na magkukan ka, magkukonfigure ka, magkukonik ka, okay, example, you have a domain, okay, so, like ngayon, ang domain, yung .ph domain, o .ph extension of the domain, siyempre, hindi po yan available sa lahat ng mga nagbebenta ngayon ng mga virtual private server. Okay? Like, example natin sa HostGator, hindi available yung .ph. Sa, ano pa? Ngayon kasi, ang napakaganda ngayon, si GoDaddy, meron na siyang .ph. Pero, yung sa experience ko right now, ang napakaganda ngayon kasi, I mean, ito, only .domain.ph. Okay? So, doon po ako nagkukuhan, yun yung pinakauna ko talaga nagamit since nag-uumpisa po akong gumagawa ng website. Okay, dedicated IP is this assigning to sa iyo sa website mo na ginagawa. Okay,
So, and that they'll think high availability ng server ng cloud, napakaganda. And then resource monitoring, you can monitor the status of your server. Okay, this is the example of the VPS cloud. Okay, it's a great choice for a website owners who need the flexibility that cloud hosting provides to enable increased performance to meet surge in traffic. Napakaganda sa cloud kasi yun the increase the traffic. Pagka medyo alam nyo naman siguro yung supply ng internet or depende sa internet provider mo or depende sa mga sitwasyon, pwede mong i-increase. Okay? Then, so, right now, maraming salamat po sa pagkukuhan. This is, kung lang po, insight lang. Hindi naman po talaga technical yung gagawin natin. So, see you on the other part of the video. Okay? Thank you. Bye-bye.